guys, it's Wing again. Kumusta? Welcome back sa ating channel. Okay, so ito na naman po si Wing, laging nagbibigay tip po sa inyo para sa araw na ito guys. Para naman ito sa mga plantita at plantito dyan na mahilig magtanim-tanim ng mga halaman. No? So, isishare ko sa inyo kung anong fertilizer na gamit ko guys sa aking mga caladium guys. Yung ganin kasi yung aking caladium na ganyan, this is Thai Beauty. No, Thai Beauty variety na isa sa mga variety sa caladium. So, hindi kasi siya nag-ibang kulay guys. So, dapat kasi, dapat pink ang kulay niyan. So, hindi ko, noong una hindi ko siya nilagyan ng, osmocot, no? Yan po ang, osmocot ang gamit ko na fertilizer o yan po ang itsura niya. Osmocot or plantacot, iisa lang po yan, no? Saan mabibili natin yan guys? Mabibili natin yan sa mga agricultural supply now. So medyo mahal, may makamahalan ang presyo niyan guys, 400 per kilo. So itong aking halaman ito guys, medyo payat siya and then yung kulay niya hindi nagbago, nagbarigit lang siya. Dapat kasi guys, pink na pink yan, no? No, so magbabago naman yung kulay niya pero matagal. So worst kung lalagyan natin siya ng osmocot or fertilizer na osmocot, magbabago yung kanyang kulay guys. So yan po guys, hindi rin natuloy guys, no? Hindi ko rin siya nilagyan. Nag-experiment kasi ako kung anong mas maganda kung lagyan ng osmocot or hindi. So yan, hindi natuloy yung kulay niya. Medyo matagal guys, magpipink naman yan pero matagal pa, no? So ito naman yung isa guys. Yan, nilagyan ko nung una, hindi nilagyan ko kalaunan. Yung isa, medyo lumabas na talaga ang kulay niya, no? Bagong, ano pa yan guys, bagong sable yan. Kahapon, ganyan pa yung itsura niya. And then ngayon, bumuka na siya at ganyan na po ang kulay niya, no? So, maganda talaga pagka nilagyan natin ng osmocot guys, ma-appreciate kasi yung kanyang, kumbaga yung kanyang kinalabasan, no? Maganda siya guys, ang kinalabasan niya kapag sa mga caladium or sa mga aglumina, maganda yung osmocot na yan guys, panglagay kasi kumbaga yung kulay maging matingkad. So, ang paglagay lang naman niya guys ay kunti lang. No, bali wala naman siyang overdose, wala din siyang sunog guys, yung osmocot. At saka matagal din siya ma-expire, kumbaga matagal siyang matunaw guys, mga 3 months or 4 months bago siya matutunaw. No, so lagyan ko lang yung aking mga caladium na nung una hindi ko nalagyan. So lalagyan ko siya para kalaunan lumabas din ang kulay niya guys. At saka tataba rin siya, no? Yan po ang kagandahan sa osmocot kasi maganda siya sa mga caladium lang. Pero sa mga ibang halaman guys, sa aking laurel, hindi ako naglalagay dahil hindi naman nagbabago ng kulay ng laurel. So ito guys ay wala talagang kabuhay-buhay ito guys. Payat pa, wala pang lumabas na kahit pink, kahit isang patak lang na pink or tuldok, no? So lalagyan ko rin siya guys. Kunti lang siya guys. Ayan, i-spread lang natin sa may puno banda, no? So para magkukulay din yan kalaunan guys. So ayan po, yun makang mga variety, isa sa mga variety sa caladium guys na Thai Beauty, no? Maganda kasi yan guys pag nagpipink talaga yan guys. So super ganda. So ayan na po ang aking nung unang nilagay ko guys. Ayan po oh, nung una kasi naglagay ako, yan ang nilagyan ko sa mga Thai Beauty ko. And then yan guys, lumalabas talaga yung kulay niya. Yan po ang itsura niya guys. Kumbaga nagbabago po yung kulay niya guys, no. Ayan, saka may bagong sable na naman at lalabas din yung ganyan din siya guys, no? So maganda siya guys. Na-appreciate mo talaga yung osmocot na fertilizer sa mga ganyang halaman, no, na para nagbabago yung kulay niya. So, ganyan po ang karakteristik ng Thai Beauty, guys. Nagbabago po ang kanyang kulay. Nagiging pink, na super lust. Yan, mataba siya, guys. Yan, nilagyan ko kasi siya ng mga nakaraang buwan. At yan, ang kinalabasan ay maganda talaga. No? So, yan po.
So, itong halaman na ito guys, o Thai Beauty, ay nagbabago naman talaga ang kulay niya. Nagpipink naman talaga siya. Kaya lang, pag hindi natin siya nilagyan ng fertilizer or smoke coat, matagal siya guys. Magpipink naman talaga siya. Kaya lang, matagal. No? Paglagyan natin siya ng smoke coat na gamit ko, or planta coat, pareho lang kasi yun, mapabilis yung kanyang paglabas ng kulay. No? Hindi lang sa caladium or di, sa, o di kaya sa mga aglumina din. Lumalabas din ang tunay na kulay guys. Lumalabas yung tingkad, yung ganda ng kulay ng mga caladium or aglumina. No? So, yan pong isa sa mga caladium ko guys. Lumalabas din yung ganda niya. Yung tunay na ganda niya guys. No? So, yun po. So, yun po guys, ang itsura niya guys. Ayan. So, medyo malaki na din siya guys. Ayan, maganda din siya. Ayan po, super lush. At saka, nagpipink talaga yung mga dahon niya guys. No? Lumalabas talaga ang tunay na kulay niya talaga sa mga osmocot. At saka, ito naman yung isa kong aglonema. So, yun po. Super lush po talaga siya. Ayan, super lush. Ang ganda ng ang dahon niya, malalaki. Ayan. No, sa paglagay ko ng osmocot yan, guys. No, maganda talaga. Ma-appreciate mo talaga yung osmocot sa mga ganyang klaseng halaman, guys, na nagbabago yung mga kulay. Sa agluminin, sa aglonema, sa caladium, gumaganda kasi tumitingkad yung mga dahon nila, yung mga kulay nila, guys. So, yun po ang aking mga halamanan dito sa aking bahay. Munting bahay kubo lang, guys. O, yan. So, nabili ko itong mga caladium na ito, guys, sa True Online. Maliit pa talaga sila, guys. Yung as in, wala pa talagang kulay. Maliit pa talaga, mga bagong sibol pa, no? Nabili ko sila. And then, naparami ko naman sila. Kaya lang yung iba, hiningi ng aking biyanan. So, binigay ko lang kasi nagustuhan nila yung kasing pagka-pink nila. And then, yun na, ang nangyari sa akin ay parang nagtampo, hindi na sila nagkukulay pink. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang sila ng fertilizer na osmocot kasi na maganda daw. And then, sinubukan ko and then tama naman. At nagbabago nga, no? At yung mga dahon lumalaki. Hindi lang sa mga caladium ko, kundi sa pati sa mga aglonema ko, guys. No? So, sa mga mahilig sa magtatanim dyan, ng mga halaman na ito, mas magandang pang-abono natin ay osmocot na fertilizer. No? Dalawa kasing klase yan, guys. Osmocot or plantacot. Pareho lang din yun. Magkaiba lang ang pangalan, no? Mabibili natin yan sa mga agricultural supply. Yan, agricultural. Ayan, nakabubulol na ako guys. Sorry. So, ang halaman na ito guys, ay gusto nilang laging nasisikatan ng araw. No? Hindi siya nasusunog guys. Mas maganda nasisikatan siya ng araw dahil lumalabas talaga ang kulay na maganda guys. At saka, ang abono pa natin, yung fertilizer natin ay osmocot, ay mas lalo pong tumitingkad yung kulay ng caladium na ito or yung Thai Beauty na variety ng isa sa mga caladium guys. So, gustong-gusto ko kasi yung kulay niya guys, pink na pink pag lumalabas talaga ang tunay na kulay niya guys. So, ayaw niya kasi yung lagi ng dilig-dilig guys kasi matutunaw yung bulb sa loob, no? Hindi tayo makapropagate ng marami pagka natunaw yung bulb doon sa loob. So, ayaw niya ng lagi ng dilig-dilig. Siguro mga 1 week once lang, no? So, yun lamang guys ang aking kwento sa halaman na ito. Salamat sa panonood and please subscribe. Bye-bye!